Hello guys! For today's video, gusto ko lang po sanang i-share na ang aking konting kaalaman based na rin to sa mga napagtanungan namin sa isang urologist consultant na dating nag-work sa isang prestigious hospital dito sa Kuwait. So, ang video na to ay para lang mabigyan ng awareness yung mga lahat ng mga tao about sa ating paano alagaan yung ating kidney. And before tayo pumunta doon sa mga tips or ways paano mapangalagaan ang ating kidney, gusto ko lang i-share din kung ano nga ba talaga ang role or function na ginagampanan ng ating kidney. Isa sa mga function ng ating kidney ay ang kidney ang nagsasala ng mga toxic waste o lason sa ating katawan. Yun ay ang mga produkto ng mga kinakain natin o mga gamot na iniinom natin. At ang kidney rin ang nagtatanggal ng mga chemicals na hindi maganda sa ating katawan. Kaya napaka-importanting organ ang kidney na andyan palagi para mapanatiling malusog ang ating katawan. Ang ating mga kidneys ay tagalinis ng ating dugo. May 180 to 200 liters ng dugo ang nililinis ng ating mga kidneys. 98% ay bumabalik sa ating katawan at 2% naman ang nawawala at nagiging urine or ihi. Isa sa mga function naman ng kidney ay ang pag-regulate ng ating blood pressure. Napapanatili ng kidney ang normal blood pressure sa pamamagitan ng pagbalanse ng tubig at asin sa ating katawan. Isa sa napakahalagang role ng kidney ay ang maintenance ng normal pH. May pagkakataon na maaaring maapektuhan ang ating mga vital organs pag sobrang taas or sobrang baba ng pH level ng dugo sa ating katawan. Sa pamamagitan ng kidney, natitimpla niya ang tamang pH sa paraang pag-absorb nito ng bicarbonate at paglabas ng hydrogen ions sa ating katawan. So paano nga ba natin mapangalagaan ang ating mga kidneys? Unang-una, iwasan po nating uminom ng mga gamot, particularly yung mga painkillers kung hindi naman talaga kinakailangan or sobrang tagal na ng pag-inomo ng painkillers, lalo na kung hindi naman to nagsiself-medication ka lang or hindi naman talaga ito nireseta ng doktor sa'yo. Pangalawa is kailangan mong iwasang kumain ng maraming mga processed foods kasi hindi rin talaga siya maganda sa ating katawan at sa kidney. Kasi marami siyang mga chemicals na nilalagay sa mga ito na nagdudulot ng hindi maganda sa ating katawan. Pangatlo ay huwag kumain ng maraming karne kasi nagko-cause din to ng pagtaas ng uric acid sa ating katawan na nagdudulot din ng uric acid crystals pag sobrang dami na sa blood at ito ay nakikita rin sa ating mga ihi. Another is to avoid drinking excessive intake of alcohol or alak. Isa rin yun sa mga dapat talaga nating iwasan or i-control. Isa pang paraan para mapangalaga nating kidneys is, of course, we have to drink enough or sufficient amount of water. So, lagi nating naririnig ito na at least uminom tayo 8 to 10 glasses a day. So, ngayon naman punta naman tayo sa mga pagkain na nakakatulong para mapangalagaan din ang ating kidney. Isa sa mga pagkain ay ang apple, cabbage, blueberries, egg whites, garlic at isda. Tunay ngang napakahalaga at napakalaking role ang ginagampanan ng ating mga kidneys sa ating katawan, kaya nga't dapat natin itong pangalagaan at protektahan. Sa susunod kong vlog ay i-discuss naman natin ang kaibahan ng acute kidney disease at chronic kidney disease. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe and bell notification for more updates sa mga upcoming vlogs ko. Sana ay meron kayong natutunan kahit konti
kung paano natin mapangalagaan ang ating mga kidneys. Hanggang sa muli, and hope to see you next time sa aking vlog. Thank you for watching and God bless.